is modified. First, the intern is 14, every day I'm 14, and I'm past all. Si Abuso Pablo, alam ko rin na ordain the elders sa mga churches to set things in order. Nagawa sa my testing. Sa Titus chapter 1 verse 5, itong sabi ni Pablo kayo dito, for this cause I left I be in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I have appointed thee, to set things in order. And then, ikaw yung mga sa mga nagaprinto naman, 14:14 verse Corinthians, ikaw doon ay, do all things decently and in order. Dahil sa verse 33, for our God is not the author of disorder. Confusion is disorder. For our God is not the author of confusion, but of peace. Amen. So, mga kapatid, it so happened that may tao ng palagay si General Robert, Henry Robert, na may ganitong desire at may conscription na hindi lamang sa military, sa US military, sa US Army, kundi maging sa mga maliit na mga pagkitipon, meron certain rule supporter. Kasi kung walang rule supporter, para-para, labo-labo, kung minsan, walang mapapatunguhan ng meeting. At kuminsan, kung hindi alam ng chair yun, na ang pag-minit na meeting, mayroon mo ng pagagaling din sa baba na kung i-manipulate yung meeting para sa kanyang sariling purpose. Lalo pa, ang body mismo, ang body ang magkaroon ng kakulangan dahil yung isa lang dahil sa video na masyado silang dominante, manipulative. Pero kaya nga may rules of order na dapat subaybayan o susundan ang mga nagkakaroon ng pagkulong. Amen. At so yan ang ginawa ni General Henry Robert. Kaya ngayon, we have this Robert's Rules of Order. At ito naman sa ating bylaws, ito ang na-adapt. Yung nung sa ating bylaws, so na yung member na kapatid, I think it is an article 1. Paragraph, dito kasi kung pinagalan may Bible, may missionary, may Robert's Rules of Order, may bylaws. Dito na rin yung bylaws. Pali, ang ginawa ko ay tapos ng application. Sa application ko, nandun documents, pwede namin i-slapback ko ng mga documents dun sa application ng files na documents. So, andito po yung gaan. Yung ating constitution ng files, nakalagay sa ating mga pahapong tayo po nakatayo, kailan sa mga atin. Sa Article 1, Section 8. Article 1, Section 8 ng ating bylaws, ito ang provision dito. Section 8, Rules of Order. All business in the General Conference shall be conducted by and in harmony with Robert's Rules of Order devised. Bali, hindi lang ito General Conference, kundi maging sa sectional, maging sa district, ang ating pamantayan sa pag-conduct ng meeting o conference ay yun nga, shall be conducted by and in harmony with Robert's Rules of Order. Kaya meron tayo Robert's Rules of Order. Ito yung in brief na siyang pinag-aruan ng ating notes ngayon. Pero talaga ko po dyan ang pinaka-main Rules of Order. Mas makapal siya.
Ito yung pinaka-main. Ito yung tatay, ito yung anak. At ang mga at dito kasi ito ay very simplified ang mga yung mga malinit ginagamit na mga processor. Kaya ito in brief ang ginawa para ito sa magaling. Parehong device na. Kaya lang ito, pag ito, ang ginamor ito ay mga malimit na ginagamit. Kasi ito naman, lahat na mga... Ito, mga 700 something sa National Bookstore. Ito naman yata mga nasa 300. Ito, in-bring. At napakaganda kong sabi nga ng ating prosecutor ay to be forearmed or to be informed ay maiwasan doon na malulungkot, sabi ng mga abogado, sleepless nights. Dahil pagka sa meeting ay medyo hindi mo na hindi natumbok ng group ng section or ng church ang dapat na tutumbukin sa meeting dahil kung saan-saan ang tayo ang meeting, you will have sleepless nights. Well, anyway, praise God. Salamat sa Panginoon at ako yung nagagalak na makapunta rito sa invitation ko ng ating president, Pastor Alvin. At sa pagkakito naman ay importante sa ating paglilingkod sa Diyos dahil hindi lang po Acts 2:38 ang dapat natin memorize. Hindi lang po para kay 3:10 ang ating memorize. Hindi lang po Revelation 20:15, Lake of Fire ang ating memorize. At hindi lang po mga kapatid ko, Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Mga kapatid, kailangan tayo ay well-rounded, balance ang ating pag-present. Amen. Sabi ng Pablo sa Ephesians, elders, Acts chapter 20, I have preached to you the whole counsel of God. The whole counsel ng kapatid. It also, hindi lamang tumutukoy sa scripture sa theological aspect ng paglilingkod sa Diyos, kundi maging din sa leadership aspect, sa management aspect ng paglilingkod sa Diyos na kapatid. So, salamat sa Panginoon and ito po ang ating tulad ng ating nabanggit dito sa ating section 8 ng ating bylaws. Rules of order, all business in the general conference shall be conducted by an army with the words of the Lord. So we have now to go to our and we dedicate this meeting, this seminar, sa lahat ng mga pastor na gusto maging maayos ang mga meetings at church. Hindi lamang departmental meetings, hindi lamang annual meetings ng church, kung hindi maging sa mga staff meeting or yung, ano ba, yung pastoral staff ng meeting na kung ano mga uri ng grupo, groupings meron sa local church. So, salamat sa Panginoon. And in as much that we have already prayed sa emotion, mga kapatid, God bless you. At makakao po na, mga kapatid. Tayo mga kapatid, ito sa ating po. Everybody has notes, mga kapatid. Mayroon na kayong notes na. Okay. Ito po actually yung Robert's Rules of Order is ito tinatanggap na po ng maraming mga clubs, societies, maging ng iba't ibang agencies ng government, ito po ay maging ng mga churches na ginagamit ng standard parliamentary authority as far as how to conduct a meeting is concerned. Okay. So, going to our notes mga kapatid, atin pong bibigyan pansin ng main points dito. How many times have you been to a meeting that didn't go well?
Ilang beses ka nang pumunta sa meeting na walang napuntahan ng meeting. Nagkasama ang loob. Dahil when people want to do something as a group, they must first agree on exactly what it is they want to do and how they want to go about it. In other words, they must work together to make some decisions. Decision making. The needed control must not only to keep order, it must of course be geared to getting the business done and resolving any issues that may arise along the way. Abang may mga motions, may mga resolutions, may mga proposals na we present, laging mayroong pros and cons yan. Paano ngayon na hahawakan ka? Mayroong kaapanin, mayroong namang sasalungan, mayroong tatanggi, may tatanggap. Paano natin papag-iralin yung kung gusto natin matanggap ng bani, anong magawin natin? Ito nga po yung course of order, mga kapatid. Right? It must of course be there to get the business done and resolving any issues that may arise along the way. But even more important, it must do these things in a way that's fair to everyone taking part in the process. Ang fairness ay kailangan. Control of this kind naturally must be imposed by the person who conducts the meeting, generally called the chairman. Siya yung namumuno sa meeting, chairman. Whoever is chairman will soon come up against a significant fact of life related to gatherings of this kind. In them, it is virtually impossible for any human being to perform the function of chairman fairly under all the situations that may arise. Kaya may gano'n po pangalan, parang imposible kung wala pong rules na susunod. Without considerable body of established rules to go by. Now, parliamentary procedure is the name given to the traditional rules and customs that has grown in the civilized world for dealing with these problems. A bit of it goes back as far as the ancient Greeks, but its basic content was mainly formed by centuries of trial and error in the English Parliament, from which the name parliamentary procedure comes. May mga trial and error, mga history ng rules of order, trial and error nung araw. The ancient Greeks, ancient Romans, ancient people, trial and error. Salamat na lang at nabido ito. Nasana hanggang sa ang English Parliament, tinawag ang ganitong kaparaanan ng parliamentary procedure. Tawag. Si Henry Martin Robert, pinanganap noong 1837 at nag-abroad noong 1923, a distinguished engineer who retired from the U.S. Army as a brigadier general and who was active in many organizations, published the Miss Robert's Rules of Order. It rapidly became accepted as the standard authoritative work on meeting rules, so much so that when people talk about using correct procedure in a meeting, they often speak of doing it according to Robert's rules. So naging accepted na mga kapatid ang aklat na ginawa ni Henry Martin Robert. A prime value of parliamentary procedure is that it provides processes through which an organization, large or small, can work out satisfactory solutions to the greatest number of questions in the least amount of time. Yan ang kaganda ito. Mas madali o mas maraming magampanan sa maiksing panahon kung mayroong parliamentary procedure, rules of order. Kung wala po rules of order, ang haba ng pinag-usapan, ahay na narating, pero wala pang decision. Wala po, para-para, walang nagpuong decision, pero lahat nagsalita na, lahat na ng attendees sa meeting, nagbigay na ng mga suggestion, mungkahi, mga kumamano pa, pero walang na-arrive na mga decision. Dahil wala lang rules na sinusulat.
So a prime value, yun na po. A prime value of parliamentary procedure is that it provides processes through which an organization, large or small, can work out satisfactory solutions to the greatest number of questions in the least amount of time. It can do this whatever detail or complexity may be involved. It makes meetings go smoothly when everyone is in agreement and allows the group to come to decisions fairly when issues are bitterly contested. Talaga po, doon parating minsan talaga yung ang emotion ay sumasama ko minsan sa mga discussion. Kaya may mga bitterly contested. Eh, yun naman nakita sa mga palabas sa court or sa kongreso na may mga ibang nagsusuntukan naghahagisan ng upuan dahil yung sarili yung kanyang gustong mangyari inaharangan naman ang isa at yung play ganyan po may mga bitterly contested napapasama ang emotion pero kung may rules of order na napagkasama ng lahat magiging smooth at mas maraming magagampanan. Effective meetings could become the universal rule if an elementary knowledge of the accepted rules that govern them were to become the common property of most people. Okay. Now, what happens in a meeting? Ano nangyari sa meeting? Sa meeting ay, sa letter A, kailangan meron itong dalawang officer ang minatas, pinagmumulan para magkaroon ng meeting. To keep order, one person is social oversight over the meeting. This person enforces the rules and designates who is to speak at any given time. The presiding officer may be elected specifically for the meeting and is then called the chairman. Sometimes he is called as the chairperson or just chair. Or sometimes he is called Mr. President. Kung ang chair ay president ito lang sa Senado. Sino president ang chair? So Mr. President tao. Pwede siya ito lang. Mr. Chairman, Mr. Chairperson, kung babae, or chairwoman. Basta siya ang designated to lead the meeting, to preside over the meeting. To make a written record of what is done, usually called the minutes, a secretary is elected. Yan, ang mga two leaders or officers of a meeting. Mayroong chairman at may secretary. Chairman to preside to para may marating yung meeting at ang secretary para mag-record ng minutes. Yan ang two basic. Yung mga committees ay isa ka na yan, mga kapatid ng mga kapat. Atin mga tarakuan na naman. Sa meeting, kailangan may quorum. In most organizations that have regular meetings, many members are often absent. Gaano ka perfect ang attendance during 6 Ministers meeting, Pastor Bawa. Ng Batangas, ano ba? During, paano katalas kayo nagkaroon ng Ministers meeting? Monthly. Okay, so once a month. At alam naman na lahat ang schedule, ang date. Ay, isang taon na. At, isang taon na. Lahat naman nagkaroon. So far. Okay. Gusto ko din, mga mahaba nyo, 3 hours, 2. Okay. Recording
pagkawalan, presenting officer, halimbawa, in the case of a section, at ang mga kumbaga para madaling na ma-relate tayo agad. In the case of section sa, hindi lang section ng Tangas o section ng Maduna o Rizal, kung mayroong nakala ang schedule, tulad niya, 1 year na para nakalagay na kung kailan at saan, anong oras. Kung may nakalaan ito, at siyempre, ang assumption natin ay ang 6th presbyter ang preside, mag-preside ng meeting. So in the case na absent ang bawa ang 6th presbyter, at hindi siya nag-abiso, dapat kasi mag-abiso, kausapin yung sekretary. Sekretary, hindi yung bigla lang akong pinatawag ni Bill Clinton, pwede ba ang ikaw ako nung mag-preside? Dahil kailangan tumulong pumunta ng White House. Tawag ko eh, ni Bill Clinton. Ayaw ko lang kung bakit ako na, ako ang na-appeal. Tawagan. So, i-inform yung sekretary. Ayun. And then, ang sekretary na rin ang magsabi na our sick presbyter has agreed to reside in his absence by way of his telephone conversation at this time, itong oras na pinawagan. And then, pagkatagin ng oras ng meeting, bawa, alasos ng hapon ng meeting, dumating ang alas dos, tatawag ng sekretary ng meeting, even though meeting to order. I-announce niya na mag-start ng meeting. At sa kanya i-inform ngayon na our presbyter is has requested me to preside this meeting dahil meron siyang emergency na tawag sa White House. At dahil ako naman ang inyong sekretary, so siguro mas maganda para walang agam-agam at saka walang magbubuyog dyan. Alam mo kung yung lugar natin magreklamo. Mas maganda ang i-ratify. I-ratify ng body. Halimbawa, okay, ako po ang ikatasan ng ating presbyter na mag-preside ng meeting ito. Pag anybody make a motion to ratify this appointment that I will be the one to preside the meeting today, at this meeting, then somebody si Brother A. Okay, make a motion to ratify the appointment by telephone of our presbyter that our secretary will preside at this meeting. I make a motion that it will be ratified. Tapos meron naman magsisecond. Si Sister C magsecond. No motion ni Brother A. So, pagkatapos ng second, kailangan na kami sila mga kapatid para maging... kasi kung walang second, personal motion ng yung tao na maging motion. At kapag na may second, it becomes a property of the body. So, karoon yung discussion. At kung all in favor of this motion to ratify the appointment of our secretary to be the presiding officer at this meeting, say aye. Kung nanalo, then? Tuloy natin. Meeting. Pastor, Sir, mamamatay yan. Kung walang second, pagka walang second to motion, mamamatay yan. Unless of course, kung sabihin ng presiding officer, pagka may motion, kahit na himpula ng second, ang isang option doon para mas mabilis ay, if there is no objection to this question, yun ang sasabihin ng office ng chairman, if there is no objection to this motion that will be ratified this appointment, kung walang objection, medyo mag-sign ko na ang chairman, kahit mo sa sandali para magbigyan yung matatakaw kung mayroon mag-object. Eh kung walang nag-object, sabi ng chairman, okay, this motion is declared accepted dahil walang objection. So sasabihin ng chairman, okay, this motion is carried, is adopted, kung ano mang yun. So, baka naman na siya, siya na ngayon ang magiging chair. Pastor Otto. Sir,
point dyan, no? How about kung nangyari, paano kung nangyari kung hindi na-ratify ng majority yung inopen ng Secretary na siya yung inopen ng Presbyter dahil absent ng Presbyter na siya? Ang nangyari ngayon yan, pag kung hindi na-aprobahan ng body ang ratification na yan, motion to ratify the appointment, then ang body mag-recommend kung sino mag-chair. Halimbawa, yung elder minister doon, pwedeng i-recommend. Dahil hindi pwede, walang chairman sa meeting, hindi pwede. So kung hindi na-ratify, just in case, pero usually, yan ay na-ratify dahil mismo presbyter naman kasi ang nag-appoint. So, pero just for the sake of discussion, maganda yung point ni Pastor Troy, kung hindi man na-ratify, kailangan magkaroon ng recommendation ng body. Halimbawa, mayroon mag-motion dahil walang hindi na-ratify yung appointment ng presbyter para sa secretary para mag-preside. So, kumbaga temporarily, nag-lead mo na yung secretary para magkaroon ng chairman. So, the secretary will say, sabi niya, okay, hindi na-ratify ang appointment ng presbyter na ako mag-preside. Anybody who would like to recommend somebody to be the chairman of this meeting? Dahil ang final say kasi sa section ay ang sectional body. Kung paano ang final say ng buong fellowship ay ang general conference, ganun din sa section ng sectional body. Okay, so meron mong sir, ay mag-usok that Pastor so-and-so dahil sir man ay dating presbyter o siya yung unang pioneering ng section na ito. Nag-recommend na siya ang ating gawing chairman. Okay, so pati rin siya mo sa second, ng third second. Tapos kung na-aprobahan, then siya na mag-chair. Balik, uupo yung sekretary sa trabaho niya dahil siya na mag-sekretary. Okay? But in case na siya ang na-approve, ang na-ratify ang kanyang appointment ng presbyter para siya maging mag-chair, then ang body will have to appoint for the recording secretary. Yes. Either the chairman will appoint somebody and then sabi niya, still any objection to the appointment of Pastor so-and-so as the recording secretary. Kung walang objection, then he declared the chairman, okay, Pastor so-and-so will be our recording secretary for this meeting. Proceed, so therefore, tuloy ang meeting. Yes, Mr. Pastor, Kadayan po. Louis Kadayan. Ikaw ba anak ni Pastor Joe Kadayan? Pangangin sa Ampano sa Division sa LGR. Sir, hindi mas po ang meeting ngayon na gusto din niya. So, hindi ko pwede siya mag-gusto o mag-cancel. Kung halimbawa ko, mag-assign ko yung talagang gusto. So, atay niya ako yung pag-atid o pag-atid. Ayaw ng member na siya yun. Ibang kumula yung presbyter, ayaw din natin dyan, di ba, mag-design? Hindi po pwede po bang mag-postpone or makansin ang meeting? Nakapag kasi, naka-schedule na eh. So it must be, Dahil may maraming mga businesses na dapat matagin yan. Dapat maasikaso, maaaring may mga camp meetings na dapat malaman ng mga pastor kung kailan o anong mga decision. Or may mga iba pang matters na importante sa section. So, dapat lang matuloy ang meeting. Doon pa lang po sa number 1, parang nagkaroon kami ng alignment. Basta. Dahil sa akin po, pagkakalam ko, sa tagal-tagal ko na po rin ng pasto, ay pag wala ang presbyter, cancel ang meeting. Dahil yun po ang aking nakamulatan. So, yun pala, pwede pala yung ano, sir. Sa akin, sir, cancel talaga ang meeting. Postpone. Yun po yung nangyari, sir. Pag-aaral po yung aking knowledge na nadalaman, sir. So, salamat po lang sa akin. Pwede naman kung magsama yung lahat na cancel na lang. Pero kasi, may mga pressing matters, may mga importanteng mahalagang bagay na dapat madesisyonan during that meeting. Dahil, paglipas ng mga araw, o buwan, buwan kasi nilipas niya.
So, mas magandang tuloy ang meeting. Pero of course, ang proper na paraan dyan ay kung sino yung i-appoint ng presbyter. Kaya yung tanong natin Pastor Troy, kaya atin ang pagbigyan ng pagkatanggal for the sake of argument. Pero medyo ako, hindi ako papayag, personally, hindi ako papayag na magkakaroon ng ibang chairman kung na hindi alam mo yung presbyter. Halimbawa, in case na hindi tinanggap ang appointment ng presbyter sa kasipitan para mag-preside, then siguro, tulad ng sabi ni Sir Alvin, yun ang time na postpone na lang ang meeting. O, dahil sekretary na siya eh, nag-attend siya sekretary, tapos hindi pa siya tinanggap. Kaya siya naman ang in-appoint ng presbyter para mag-present pansamantala. Eh kung hindi tatanggapin ang kanyang appointment, there's no use dahil kailangan susundan natin yung leadership natin. Kailangan nandun yung will ng leader. So, yun pong sinabi ko rin na kung pwede mag-recommend ang body, yan ay kung wala talaga disciplined leader sa isang rat. Pero that is not just for the sake of discussion. Pero ang proper procedure, ang proper way is ay tanggapin ng body ang appointment ng presbyter. Dahil ang sekretary naman, yun ang papel niya eh. In the absence of the presbyter, ang sekretary should be the one to take charge. Pastor Rosca, Rodal. Sir, can we proceed with the lectures and ask questions after the lecture? Well, maganda rin yun, pero pwede naman kasi as we go along, ito na rin, para bago mawala sa isipan kasi ng ating mga pastor ako, itatanong. Yun lang ang point doon. Baka mawala mamaya, habang nag-ibang tatalakay sa ibang subject, baka na kanya, di ba parang meron akong tatanong sa kanila? Eh, nawala na. Kasi ganyan lang nangyayari kapag ka nagkakita ng tao. Yes, Pastor I think, sir, by the virtue of authority, flow of authority, kasi sabi nyo sa previous points ng ating lecture, these two authorities are the one responsible. Maybe two. Yes. So, automatic, presbyter is the presiding, and ang pangalawa na the secretary. I think without with or without ratification, ang secretary ang next presiding officer in the absence of the presbyter. Virtue of authority. Well, that is also a good point, pero para lang, gusto lang ng secretary magiging clear siya lang. Gusto lang niya na walang problema sa kanyang pag-present o pag-lead. Kahit na siya naman ang in-appoint ng presbyter in his absence. Pero just to, para yung maging formal ang kanyang pag-lead. Yes, Pastor Tom. As far as the tatanong na yan, ang agenda ay as is. As is pa yung agenda. Dahil ang chairman na naman ang wala, ang agenda ay kung ano yung napagkasundo ang agenda. Now, tungkol sa agenda, merong established agenda ang bawat meetings. Tulad sa General Conference, nakalagay sa ating reports, ano na yung agenda. Kaya hindi ko gaano binibigang pansin na inyong pumapansin na hindi ko sinisimulan sa alright, meron tayong agenda sa ating annual reports. Is there any objection to the agenda? Or is there any motion to accept what is presented as the agenda? Mga kapatid, hindi ko ginagawa gano'n. Dahil sa, I assume na dahil ito na, alam mo na lahat, kung ito talaga, hindi na accept the agenda. Pero just siguro,
I plan next time, gusto kong gawin next time na, okay? Para maging official na itong ating agenda, pagka mo nandiyan na sa ating conference report, pwedeng magkaroon ng motion to accept the agenda as presented in the annual reports. Yun lang. Without the book or magazine or yung ating conference report. Yan, pwede kong gagawin yung mga kapatid. Pero hindi ko ginaginawa na taraan dahil sa ang assumption ay dahil nandiyan naman, everybody is ready. Okay. Okay. Alright. Sa mga cases sa kanya, nawalang agenda presented beforehand. Kung walang na-present agenda before the meeting day come, then kung ano na ang mapag-usapan, kung ano na ang naging chairman na yung sekretary, then saka lamang mag-present ang agenda. Kung wala silang accepted beforehand. Yes, Mr. Dan. Morning, sir. Sir, speaking of agenda, can we move a motion that to wait some agenda? Pwede po ba namin yung mag-agenda? Pwede yung magkaroon ng amendment sa agenda. O kung pwede ka rin mag-insert. Kung meron mga insert na bagay na sa tingin mo, importante yung dapat mapag-usapan sa meeting ngayon, pwede ka mag-insert. Pero dapat idaan lahat tulad yan sa ginagawa mo. Dapat idaan sa motion. Thank you, sir. Alright. So, Secretary and Chairman, and Pastor Puga. Sir, according to our rules, when the President present an agenda, but to be binding, it must be adopted by the group or soon after the start of the session. The group may make any changes it wishes before voting to adopt it. Meaning, sir, if there's a ready agenda prepared by the chairman, but it is not accepted by the body, meaning, we should not follow the agenda because it is not accepted by the body. Okay, magandang tanong yan, ano, mga kapatid. Meron na may prepared agenda. Pero as far as our notice is concerned, na kailangan i-adapt o i-approve ng body o agenda at during the discussion, kung merong i-amend, kung merong i-insert, then saka isasama. Ngayon, kung hindi, ang tanong ay kung hindi ma-approve ng body ang agenda, hindi siya maging official agenda at that meeting. Yan ang unang assumption, mga kapatid. Pero dahil ito ay Robert's Rules. Ang Robert's Rules, meron siyang presented order of business. Tingnan nyo sa letter C. Atin mo nag-skip yung quorum, no? Ang B ang quorum. Sa letter C, merong standard order of business. Merong apat na content sa standard order business. One is reading and approval of minutes, two reports, three unfinished business, four new business. Yan ang standard. Kaya kahit na merong sabihin natin na prepared agenda at hindi na aprobahan yung agenda ng prepared, mga kapatid, ito ang magiging standard order of business. Ang mangyari lamang, if you notice sa letter D,
Bukod sa standard order of business, merong agenda. It is an alternative to following a standard order of business. Kaya, napansin niyo ang agenda ay alternative. Pero, yung standard order of business, as presented by Robert's Rules, I think, kahit na hindi i-approve yun, kahit na hindi, yan ang standard rule order of business. Kaya, yun ang susundan niyo. Ngayon, kung may specific agenda ang section, ang district or ang conference, yan ay pwede din naman ipa-approbahan muna para kung mayroong mga aalisin doon, mukhang hindi naman importante yung part ng agenda, pwede tatanggalin itong during discussion or magpalit o mag-insert ng bagong item. Kung tatanong ni Pastor Rodriero, yun po ang mangyayari kapag may agenda ng iba kung sa standard order of business. Pero seriously, itong standard order of business ay kapag may mga variation lang, mga modification lang ang agenda, pero andun pa rin yung pinakakalansay niya. Ito ang pinaka-framework yung pinakakalansay ng order of business. Okay. Now, sa letter B, sa kulong, in most organizations that have regular meetings, many members are often absent. The organization should not be bound by decisions taken by an unrepresentatively small number of members who might attend a meeting. To prevent this, a quorum, a minimum number of members who must be present, is required for a meeting to conduct a substantive business. Organizations usually decide what should be the quorum required for their meetings. If an organization fails to do this, then, with some exceptions, the quorum is a majority of the members. Majority means more than half. Nais ko lang i-gawin example ang aming section, section 4 sa NCR. Kami ay mga more or less less than 20 ministers kami sa NCR 4, section 4. Pero para magkaroon kami ng makapag-proceed sa meeting every month, nag-decide kami na 11 ministers present will be our quorum. So, nagkaroon ng motion doon, nagkaroon ng mga panahon, na meron ng move na, okay, 11 ang number of ministers present, siyang mag-determine na may quorum tayo. So, simula noon, wala pa namang pagbabago na ginawa, 11 ang aming hinihintay pagka dumating na yung 11 ministers, start na ng meeting. Quorum. So dito sa section ng Batangas, wala pa naman tayong established quorum. Dahil wala kayong established quorum, ayon sa ating sa rules of order, a quorum is a majority of the members. Kung walang specific na number na napagkasumbuhan ng body na siyang quorum ninyo, ang automatic ninyong quorum ay yung majority. Which is not necessarily 20% plus 1. It is not necessarily 50% plus 1. More than half. So, ang majority is more than half. Dahil kung saan, kung 17 na ba? Kung 17 ang ministry ng members, di ba? 8.5 yung 50%. So, kung wala namang kaya medyo may mga kalahati, no? Kaya more than half, kahit na kalahati lang sumubra, consider na yun na majority. Basta more than half yun ang majority. So, dahil wala pa kayong established quorum dito, more than half of your majority, of your number of ministers, the Republic of War, 13 pa nila ang magiging inyong quorum. More than one half kasi, 12 and a half yung, 12 pa lang, 12 pa lang. So, 13, 12 pa lang. So, ang inyong magiging quorum, dahil wala pa kayong ma-establish na ng specific number, 13 ang inyong magiging quorum every meeting. Yes.
Sir, what if kung talagang wala pong... kung walang curfew? Talaga. Kung walang quorum? Yes, sir. Wala po talaga. And then, I was attended sa meeting ng... kasi naging PTA officer ako sa Iloilo. Okay. So, they were all professionals, sir. And then, they sustained, they made a motion to sustain the quorum. Sabi mo, this is a pass, sustain. Suspend the quorum? Suspend the quorum. Kumbaga, walang quorum. Just to proceed the meeting. So, it is possible, sir, na pwede mangyari din sa akin. Pwede magkaroon ng motion to suspend the rules. Then, kung yun ang rules nito ay walang quorum, then, kung pwede, kung sumakay na lahat, na isuspend mo na yung rule na may ganitong quorum, yung number kung alba, mayroon kayong specific number na napagkasunduan, isuspend mo na rin yun, and then, pwede kayo mag-proceed. Yes, pwede. Thank you, sir. Kaya yun ang ginawa ng chairman ninyo, either to sustain the quorum or to suspend the rules. So kung walang quorum, mga kapatid, invalid ang mga desisyon na nagagawa ng isang meeting na wala ang quorum. Oh, nangyari yan, parang promotion na lang. Pero kahit ang promotion, ano ba, ipopromote na mga kapatid, ang registration ng Chinese natin ay 200. Kung hindi pa napaghanda ng bagay na yan ang pinakahalaga ng registration, hindi pa ano, hindi pa final. Kailangan ang quorum. Yan ang legal number na masabing para valid ang mga desisyon na napagkasunduan sa isang magpulong. Kung mayroong quorum. Kailangan ano kaya ba? Ano bang Tagalog ng quorum? Maraming mga terms na wala. Nakulorom. Ano ba yung kulorom naman yun? So yan ang kahalagahan ng quorum, mga kapatid. Kailangan makapagsimula na ng meeting kung nandiyan ang quorum. Kahit may sekretary, kahit mayroong presiding officer, kung walang quorum, yes, sister Ali. Sa pagkabilang quorum. Tagalog pala ng quorum ay sapat na bilang. So, yan po ang kailangan nariyan sa in attendance para magkaroon ng desisyon. Ito po! Sige, Pastor. Kasi lang sa General Conference ko na-approve tayo na ini-minister that is not in the section or in the district. He has the voice but he has to vote. So, sa halimbawa... Halimbawa sa kanyang home section. Home section. Halimbawa, meron po dito mga pastors na Joey Aman is from Bicol, Section 4. Is from Bicol. And then, Pastor Jun Rios is from Mindanao. So, could we consider them as additional as in a quorum or not? Sa limawa, dumating dito yung taga rito lang, quorum na nagar, quorum na nagar, 12. And then, sampul lang kami, kasama yung dalawa naging 12, yung si Rios at saka si Aman, naging 12 kami. Could they be considered as a member of the quorum or not? Because they have to vote, they have just a voice. Okay. Ganito, ang pagkaunawa pa lang natin ang natin na ipasang resolusyon ay yung to vote for an officer and then to be voted as a leader. Pero kung sa mga decisions na ito, parang hindi kasama ito. Ang natin, ang ina, correct me if I'm wrong, mga kapatid, ang pagkaunawa ko ng ating resolusyon na napasahan ay yung home section at saka home district lang siya pwedeng ibumoto bilang leader o kumbang official sa home section. Pero hindi siya pwedeng ibumoto bilang official sa hindi na home section. At hindi siya pwedeng magboto ng mga official sa as far as
voting for persons in office sa hindi na home section. Pero sa pwede sa mag-voice. Basta lang ang gano'n. They cannot be voted or vote. They cannot vote for someone. But they have still their votes. My voice. So, yung pong nakalagay na sa ibig sabihin. So, meaning the number can be a voice. Ibig sabihin po, kinant siya kasi contribution niya rin yun doon sa section. So, pwede. Okay, meron siya po contribution doon? Yes. Ang isang magbabari doon, sir, yung mga ministers na, halimbawa, recognized as minister, pero in and out, bawa ng ibang bansa. So, kung ang number, tatlong number ba, 24, pero may mga tatlo niya na, yun nga, from other section district, tapos ito na yung nasa abroad, maapektuhan siya yung quorum na tinatawag. Pwede bang i-reduce yun, natanggalin sa part ng quorum yun para mas safe naman yung ano. Kasi kung laging ganun at hindi matutuloy dahil dun sa numbers na mga itong parang hindi mo naman makita laging every meeting wala sila pero considered as minister within that section, pwede ba yung i-reduce na hindi na ito kasama sa county? Ang determinant dito, ang determinant kung bakit siya isang minister, kung meron siyang local checks doon, kung nag-report siya sa section na yan. At kung mangyari lamang na hindi yan ang kanyang home section, dahil meron pa siya isang church din sa kanyang home section, diba? Palagay natin, no? Siguro ay minister sa NCR, meron isang church sa Matangas, halimbawa, may church siya sa NCR, may church siya sa Batangas, ang home church niya ay ang NCR. Doon lang siya pwede ibuboto as officer at bumuto sa teacher. Pero dito sa Batangas, pagkaman may church siya rito, pwede siya kumatid sa meeting, pero hanggang voice lang siya. Hindi siya pwede ibuboto bilang officer rito. Yan ang pwede siyang pero sa pag-govern sa office, hindi rin. Siguro sa amating ko lang, sa mga matters of discussion, mga decisions, pero huwag sa office, pwede siyang participate, may voice niya. Kaya tanong kung pwede ko sa kabilang. Sir, yung ang isa doon, yung considered as minister within that section, pero madalas nasa pambansa. So, every time nung meeting kami, dahil laging wala siya, kung kasama siya lagi sa account, maapektuhan yung quorum. Na since hindi naman siya oo, palagi, pwede ba natin sa quorum, hindi na siya isama. Bawa 25, tanggalin na ang 1. So, parang magka-count na tayo 24, kasi ang sinasabing quorum ay more than 1 half. So, bawa 24, 13, okay na. Pero hindi siya kasama, kasi kung isasama siya, dahil nga lagi siyang wala. Pero in case naman tulad niya, may mga 25 kasama na siya kung nasa abroad, sa 25 niya. So ang maging ngayon ko ay 14. At 12 and a half yung 25, diba? So kahit na 13, pwede pa rin. 13, so kahit na wala siya, basta may 13, quorum pa rin. May quorum pa rin. Kaya lang, hindi niya magamit ng kanyang privilege to contribute sa discussion. Hindi siya makapag-vote dahil hindi acceptable yung proxy voting. Pastor Troy. Sir, regarding the
appoint ng assistant pastor to the sa NCR. Siya po yung magiging representative of that church, assistant pastor. Kung licensed minister siya, may voice siya, may vote siya. So, kahit siya may assistant pastor, wala po. Yes, kahit. Kasi, assistant siya, may assistant siya siya. Lahat kasi ng may licensed minister ay mayroong bangko. Kahit ng assistant daw siya, pero licensed siya minister, may vote siya. Yes, minister po ba, sir, ay may karapatan po saan yung kanyang magiging home section. Like, for example, siya, Pastor Chris Reyes, talagang Laguna siya. Nagkaroon siya ng maliit na kawad sa ano, sir, kabili. Pinili niya ang kabili, sir. Okay lang ba yun? Bale, pero mas malaki yung isang bahay. Kailangan niya i-declare kung saan ang kanyang home section. Isa lang. Isang pipili. Ang kanyang home section, home district, at sa home section siya, or home district, doon na siya pupunin mag-voto o pwede siya i-voto. Yan ang ating naipasa na resolution ng karang natin. Sister Eric. Thank you, sir. Tungkol po halimbawa sa prior to the general conference bago po maka-approve yung ating resolution na doon. Halimbawa po ay nagkaroon ng may na-appoint po halimbawa na isang minister na hindi po halimbawa ay from hindi yung ang home section niya. Na-appoint na po siya, maa-apektuhan po ba yun? Yes. Maapektuhan yun dahil di dapat mag-implement yung resolution na lang po ba. Dahil yan ang decision ng whole body, general conference, maraming ito ang trabaho. So, ano po ang dapat gawin na halimbawa? Hindi lang po actually, halimbawa po hindi talaga official position na halimbawa po ay as director, president, or secretary. Halimbawa lang po ay isang particular committee. Committee lang. Ayon kayo sa mga key office offices. Ako sa mga committee lang, sa aking mga opinion, walang problema na. Pero hindi siya president, hindi siya sa director ng section, hindi siya NA, walang lamar. Tapos na ba yung NA, LM? LM na ngayon, hindi lang yan ang subsidiary, biggest ministries na. Bali, AMF Youth, yun ang mga key offices sa section kasi. Yan ang aking personal opinion ko. Yung mga sa committees na hindi ka-aral ka. Right? Yan sa forum mga kapatid, ano? Ngayon sa Letter 6, Standard Order of Business. Atin na po mga discuss ito. Ready mo po ang approval of minutes. Okay. The chair says sa minutes, no? The secretary will read the minutes. When the secretary has read them, the chair says, are there any corrections to the minutes? Normally, corrections are made without objection. But if there is a dispute, there can be debate and a vote on the proposed correction. Thereafter, the chair says, if there are no further corrections, the minutes are approved. Then, as a reading of approval of minutes, na kapatid. At to tell you, to inform everybody, ang official minutes ng section ay yun lang ang hawak ng sekretary. May mga kopya tayo, bawat minister, yun ay kopya lamang para for our information. Pero yung official minutes ay yung hawak ng sekretary. May mga notations siya kung ano mga discussion o mga baka may mga hindi natin naalaalang mga nabanggit during the discussion, yan ay nagagat down ng sekretary. Maliban sa, of course, yung, kung merong recording doon, kung may recording, kung sa recording, meron pa
ginagawa ang susulat ng sekretary. So, ang official minutes ng section ay yung hawak lang ng sekretary. Ngayon, kung ang hawak natin ay hindi pinirmahan ng sekretary, kumpira natin yun. Hindi yan ang yung official minutes of the maaaring may kumpira tayo, pero hindi yan kung pwede kumbaga hindi yan may present sa anumang may ibang mga offices dahil walang signature ng sekretary. Pero kapag ka nagpirma ng sekretary, yun, nagiging official yun. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Mukhang layo pa kayo ganito. Mga po, traffic dito na sir. Dapat hindi pa ng Batangas malapit-lapit sa Manila. Anyway, sir, tungkol po sa signature sir, sa minutes of the meeting. Kasi I observed kahit sa executive, only two person but nag-sign sa minutes. Sa corporate, ano kasi sir? Kung sino yung, ano, kung sino yung mga nag-attend sa meeting, mga corporate, ano? Kasi parang corporation din naman tayo eh. Dapat nakasign din po sila yung, ano, yung mga attendee. Kasi pwede, pagka nagkaroon ng problema, kagaya may nangyari ng problema, sino sisihin, dalawa na, paano yung iba? So, pwede siguro sa na ipractice natin yung kung sino yung nag-attend sa meeting, kasi pirmahan nila yung ano, yung meron sa initial o yung signature na kasama sa meeting. Kasi hindi naman, pati yung sa first page, second page, third page, walang initial man lang doon. Pwede mong baguhin lahat yung mga documents doon eh. Dapat nyo siya. Kasi as a lawyer kasi, in-encouraging kami magkaroon ng kanya mga documents kasi pag once na isang dulo lang dyan, pwede kang purahin yan eh. Papalitan na bago eh. So nagbabago na lahat yung documents. Kasi ang nakikita ko sa inyo, last page lang, nandun lahat ang pirma. Pero yung walang alam sa laman. Walang isya. At least kahit lima o apat ang nakapirma doon. At least sigurado na kasama sila sa kasama ito sa documents. So i-practice natin sir kasi we are pastors tayo tapos nag-aawas po sa documentation. So palagi siguro i-practice natin yung legal na way of documentation sir. Thank you. Actually, ang point ni Brother July, yun ay ginagawa sa mga, dapat na gawin sa mga desisyon, sa mga documents. Pero as far as the minutes is concerned, kahit na sekretary lang sa chairman ng pagkulong sa minutes, dahil kapag general conference, ang laki-laki, ilang hundreds tayo, kung lahat ay pumirin pati sa gilid. Sa mga pan, sa mga decision ng bawat ng executive board. Sa mga executive board. Okay. At saka dito po sa section, yung mga